Inabot ang mga residente ng Bataraza sa Palawan kamakailan nung nahuli kam sa silong ng kanilang mga bahayan ang isang buhaya na tila mas malaki pa raw sa tinawag na world's largest captive crocodile na si Lolong. Tawagin niyo na lahat ng mga santo kung ito ang makikita nyo sa ilalim ng inyong tulay. Ayan, ilawan mo lang siya. Ang grami ngipin niya, uy! Isang higanting buhaya na ayon sa mga residente. Posibleng mas malaki pa sa minsang may hawak ng titulo na world's largest crocodile in captivity, ang 20 feet at 1,000 kilos na si Lolo. Ang buhaya pumailalim pa sa tubig at saka tumawid sa ilalim ng tulay. Ang dambuhalang buhaya naghahasik ng pangamba ngayon sa mga Tigarillo Tuba sa Bataraza, Palawan. Gabi nitong February 12, nabulabog ng sigawan ng mga residente si John Aid. Kung estimating ko lang sir, baka mga sobra sa tatlong dipa. Baka pa siguro dyan sa bayan na yan. Ayun siguro sir, nakita namin sa halimaw. Dapat lang talaga mahuli. Mahirap na katulad sa akin, may anak akong nakataon na nalaglag na nandyan siya. Di, wala na. Sa dagat umiikot ang buhay ng mga Tigarillo Tuba. Pangingisda ang kanilang ikinabubuhay at sa tubig din nakatindig ang kanilang mga bahay. Ligtas naman yung kanilang bahay in terms of yung taas, lalo na pag nagkaroon ng high tide. Ang kasalo nila sa karagatan, pati na sa lupa. Mga buhaya! Baboy talaga tirado. Ang buhayang nahuli kam ang pinaniniwalaan ni Adresita na kumain sa kanyang aso. Doon ako sa sa lodge, hinilip ko pa siya. Bumalik daw dito, sabi ng mga tauhan ko, at saka kinain. Kung kaya raw nitong bumiktima ng mga hayop, wala rin daw itong patawad sa tao. Gaya na lang nang nangyari sa tatay ni Milke na si David. Naninisi daw ito ng isda sa bakawan nitong nakaraang taon nang walang kung ano-ano. Buhay itong sinakmal ng buhaya. Pagka umaga, bago namin pinuntahan, wala na, flashlight na lang nangakuha namin mga gamit niya doon sa ilalim. Mali yung paa, tapos durog yung ulo, kalalaki ng butas, pati dito sa katawan. At ang pumatay raw kay David na malaking buhaya. Iba pa sa nakita nitong nakaraang linggo na mas malaki pa raw. Itim lang ang tawag namin yan. Mas malaki pa siguro kay Lolong kung mauli yan. Ang sinasabing lungga ng mga naglalakihang buhaya, ilang kilometro lang sa kanilang mga tahanan sa Bakawan. Marami rin isda kay walang nagasisid. Kami lang, wala kaming kompetensya. Tinatanggal na namin yung takot kaysa magutom kami. Malaki! Ang mga buhaya, tuwing gabi raw mas nagiging agresibo kapag naghahanap na ng makakain. Kasi kung patay ang makina para hindi siya ma-distract, na hindi siya lumayo. Kaya gabi nitong Webes, kasama ang mga otoridad, pinuntahan ni na Milke ang sinasabing lungga ng mga higanting buhaya sa Rio Tuba. Ito'y para makumpirma kung totoo ba ang mga sabi-sabi na mas malaki ito sa pinaguriang largest crocodile in captivity noon na si Lolo.
sakay ng bangka. Maingat nilang binagtas ang ilog hanggang narating nila ang bakawan. Yung may mga kawayan na yan, dyan nakakain, sir Pat. Dyan na yung area lagi nagalabas yung itim na buhaya. Agad silang nagpatay ng makina ng bangka. Maingat at kalkulado ang kanilang mga kilos. Stand by. Walang maingay. Smooth lang tayo. Kasi pag nakaramdam yan, lulubog yan. Hanggang sa natutukan ng kanilang flashlight ang isang buhaya. Ayan po. Ayan po. Yung nakikita alam po natin yun, yung kanyang mata. Hindi ko masure kung yun ba ay hinahanap natin. Sa hindi kalayuan, may namataan pa silang dalawang buhaya. Ayan o. Oh. Papalapit sa atin. Ayan o. Oh. Pero nung subukan na nilang mas lumapit pa, bigla na lang ang mga itong nawala. Dahil lumalalim na ang gabi at para na rin sa kanilang kaligtasan, nagdesisyon na ang mga otoridad na tapusin ang pagbaybay sa kuta ng mga buhaya. Samantala, kung ang video ng malaking buhaya ang pagbabasihan, posible nga kayang mas malaki pa ito kay Lolong? Hindi po yan bababa doon sa 17 feet ang haba ng buhaya yan na binidyuhan nila doon sa ilalim ng bahay. Yung batarasa talaga, merong nangyayaring human crocodile conflict. Hindi tayo basta-basta nanghuhuli sa kanyang natural habitat unless may pag-atake ng buhaya sa mga hayop o sa tao. Dapat yung buhaya is equal or greater than 10 feet. Hindi na umaalis doon sa area kung saan palagi siyang nakikita. Babaybay sa mga ilalim ng kabahayan. At kalima, dapat outside ng breeding season. Nagraming ipin niya, uy! Takot man, sir. Delikado ka sa mga anak namin na maliliit. Hindi pwede ipagtalit ang buhay ng buhay sa buhay ng tao eh. We are increasing our awareness campaign sa mga communities. In-explain namin sa kanila kung ano yung behavior ng buhaya. Sa pagkagabi na huwag nang lumusong sa tubig, kung kailangan lumusong, ay gumamit ng bangka na malaki. May kanya-kanya dapat teritoryo, ang mga tao at ang mga buhaya. Pero natututo na rin ang mga buhaya na lumaban at umatake. Ang turingan na kasi natin sa bawat isa, kakumpetensya. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.